Ano bang gagawin natin ngayon? Naalala ko yung movie na Roborat. Hindi ko alam yun. Metro Manila Film Fest movie ba yan? Basta na po alam those. Ayun, hello everyone and hello. Welcome to our video this week. And we are going... the country and the world is going to celebrate the Chinese New Year. Yes, the Year of the Metal Rat. Year of the Metal Rat. Yeah. So, ano bang gagawin natin ngayon? Naalala ko yung movie na Roborat. Hindi ko alam yun. Metro Manila Film Fest movie ba yan? Basta one of those. Anyway, so ano pag-uusapan natin ngayon for the Chinese New Year? Pag-uusapan natin is how to have more luck in business. Ah, okay. Yeah. Well, actually, yung mom ko kasi mahilig sa Feng Shui. Mm. And nabanggit niya sa akin ang Year of the Rat, it's the end of the cycle ng Chinese horoscope. Okay. O parang kunwari sa yung Western Zodiac, 'di ba nagsisimula ng Sagittarius ba or Aquarius? Basta yung yung cycle niya. I think rooster, pig, ganyan. Tapos rat. Oo, yun yung so, and ang sabi niya sa akin, maganda daw mag-start ng bagong project or mag-start ng anything new for this year kasi nga Year of the Rat. Kumbaga bagong simula. Oo, which coincides with if you're planning to start a new business, then it's probably a good time to do it this year, no? Given that it's the Year of the Rat and specifically the Year of the Metal Rat. Yun. So, but we're not really going to go into Feng Shui kasi wala naman tayo alam doon. Hindi tayo si Master Hans. Oo. So, in general na lang ang sasabihin natin, no? Na paano ka ba maging swerte? And ano yung mga pwede nating gawing guideline if we're starting a business this year. Right? Ano bang number one natin dyan? Well, para sa akin, I've always believed that kailangan, kung gusto mo maging swerte, kailangan handa ka na dumating yung swerte. Parang ganda yan. Ha? Kailangan handa ka sa maging swerte. Well, there's a famous quote na parang luck is when opportunity, preparation meets opportunity. You know? May narinig din akong quote. If you expect to win, you should prepare to win. Yun. Zig Ziglar. Yan. So, of course, kung tayo ay naghahanap ng business opportunity, nagbabalak tayo na magtayo ng negosyo this year, ang tanungin mo is, handa ka ba magnegosyo? Handa na ba kayo? Yun. Which means, kailangan, yung mindset natin is entrepreneurial na, no? Medyo risk taker ka na? Oo, medyo malakas na 'yung loob mo. Of course, kailangan meron kang savings. Oo, kasi again sa business, hindi very porke risky. Mga first few years mo niyan, nako, don't expect super performance. Uh-oh. Okay? You might have some hits but there might be more misses, kaya dapat yung savings mo, medyo mahaba PC mo. And dyan papasok yung emergency fund, no? Yes. So, marami akong kilala gusto magnegosyo pero hindi nag-iipon for emergency fund. Na kasi mahirap. Mahirap yun, no? So, aside from having the business capital, you should also have a buffer fund for your personal needs in case na, alam mo yun, your business encounters some difficult some difficulties during the startup phase. Kasi lalo na sa mga lean months natin. Oo. Of course, from experience, pag nagtayo ka ng bagong negosyo, maganda yung sales niya for 2 to 3 months. No? Pero huwag kayo madi-disillusion na tuloy-tuloy yun. Eventually, mawawala yung novelty ng business mo, yung mga na-curious lang. Oo, dumaan lang. Oo, ganyan. Mawawala yon. And then eventually, that's where the hard work really begins. No? That's where the marketing strategies kick in. Kaya, if I may add, no, apart from your personal emergency fund, dapat yung business mo rin. Meron ding emergency fund. Meron ding emergency fund. Huwag niyo po siyang ipag-mimism. That's very, very dangerous. Kaya, sinasabi ko, kung gusto mong maging entrepreneur, it's best to start with your personal finances kasi kung hindi mo kayang
i-handle yung personal finances mo? Oh. How can you handle the business finance, diba? The finances of your business. Kung yung sarili mong pera hindi mo ma-manage, mag-manage ka pa ng pera ng negosyo mo. Tama. So, you have to prepare yourself for that. And of course, yun nga, ano, you have to make sure that you are, ano ba, financially, emotionally, physically ready, to start a business, no? When I say physically, I would say na, alam mo yon, meron kang established routine. Kasi pag nagnegosyo ka, medyo quote-unquote physically challenging kasi marami kang lalakarin. You go to permit, mga ganyan. Tsaka accountant. Of course you go to to meetings with suppliers, you meet other people. So kailangan medyo malakas ka. Hindi yung pwede yung ka. Gigising ka ng alas 10 ng umaga, alas 9. So hindi minsan ano eh, a lot of entrepreneurs would agree, no, na there's emotional and also physical stress when it comes to starting a business. So dapat medyo handa ka sa ganong challenge, no? That's right. And on top of that, no, might I add, dapat meron ka ring ready na business plan. Okay, wag na wag kayo magbi-business na eh kasi nakita ko may nagtayo ng milk tea dito, o magbi-milk tea na rin ako, nagtayo ng samgyupsal dito, o magtatayo na rin, o may biglang bagong business, di ba? Magtatayo na rin ako. Be ready for your business plan. Because, again, no, while all of these trends would be there like for 2019, milk tea. I'm sure maraming mga Feng Shui experts na nag-predict ngayon kung ano yung mga magandang negosyo for 2020. And yun nga ang ma-advise natin is write and develop a business plan. Business plan. Kasi sa business plan, dun mo talaga makikita in paper, no? If you're, di ba, sabi mo nga, di ba, if your business could not run on paper, it would not run on reality. Yes. Yes, oo. Isa pa yan. At kung tatama rin ka magsulat ng business plan, sige. Mas lalo kang tatama rin pag pinapatakbo mo na yung negosyo. Preach! Hindi, totoo yun. Guys, grabe. That's right. Kasi mas malaki yung kailangan mong gawin in running the business than writing it. So, kumbaga, sa umpisa pa lang, medyo tinatamad ka na. How much more dun sa mas malaki? So, write your business plan. Exciting ang business sa umpisa, pero there's always that certain point na dadating na yung mga administrative tasks, alam mo yun, yung pagpa-file ng mga taxes, mga licenses, mga ganyan. Nag-inventory ka, alam mo yun. May kukupit, ganyan. You try to learn how to manage your staff, di ba? Yan yung mga tipong nakakatamad minsan. Kasi I understand, as a business owner, talagang gusto mo yung nasa forefront ka, tapos you just want to be involved in the operations. Pero as a business owner, it's always best na nandun ka sa admin side kasi you're trying to find ways to grow the business. Pagdating sa operations, you get your hands dirty din eh. Pero kasi eventually, yung operations, you hire people to run the business. Ikaw, you take care of the business development. At yun nga, yun yung medyo boring, which you can experience pagdating sa pagsusulat ng business plan. Kasi sa business plan, talagang mag-isip ka ano ba yung magiging marketing strategies ko, ano yung mission and vision ng business. Paano ko ipopromote to? Ano, what would set my business different? Ano yung branding ko? Ano yung unique value proposition ko? Ito talaga, target market? Yes. Yan talaga yung responsibilities ng isang business owner. So, yung mga pagtitinda, yung pagbabantay ng tindahan, although exciting talaga sa umpisa yan for a business owner, eventually you hire staff to do that. No? And yeah, you build a system on it. Yes, yes. Okay, because we know na a lot of people are entrepreneurs, you know, you have your great ideas, ganyan. But some people are serial entrepreneurs, ha? Yung iba is, gumagawa lang sila ng business pag napalaki, tapos tumatakbo na, bebenta nila, okay, tapos gagawa sila ng ibang business naman. But, you know, depende naman. Depende kung anong klaseng entrepreneur sila. But again, andun pa rin yung ano, yung fact na talagang on this incubation stage, talagang papalakihin mo siya, tapos talagang baby talaga siya. You know, naaalagaan mo siya. And, yun nga, no, apart from that, dagdag ko lang din, while trends come and go, these are trends. Okay? But look for value. Yeah, like for example, sabi natin, mga the biggest companies and conglomerates like Ayala, Si, Go Hongwei, ganyan, they didn't build a business around trends. Diba? I mean, you know Ayala, they don't make a business on samgyupsal or on milk tea. But anong mga business nila? Mall. Diba? Anong sinasagot na pangangailangan ng mall? The people's
need to consume and to buy something. Mm. So they have a platform there, even the seas there. Tapos, ano pang business sila? Banking, which is, they provide value, di ba? Lalagyan ng pera, savings, etc. Also, land as well. Mm-mm. Housing, tirahan. So those are the values that they build system and then the business in. Mm-mm. So tip lang namin, para mas maging lucky kayo for this year, look beyond the trend, but look for ano ba talagang value, yes, yung gusto nyong ibigay. Always have a long-term mindset, no? Yes. Para sa akin na, nothing wrong with chasing a trend, mm-hmm, but before you chase a trend, mm, kailangan meron ka na ring long-term plan. Mm-hmm. So just to give an example, may friend ako na nag-start siya ng milk tea business. Not this year, but yung first wave ng milk tea business. Ah, may first wave pala yan. Mga around 2011, 2010. Basta during that time, yung nag-decline yung Zagu o yung pearl shakes. Mm. Ah, dati kasi uso yan. Bawat kato may Zagu. Uso dati yung pearl shakes, diba? Mm. Ang sumalo sa pearl shake business was yung milk tea business. Mm. It didn't really went as viral as last year, but it was really an emerging and a trending business. Mm. Hinabol niya yon. Mm. And kumita siya. Mm. Pero He had a long-term mindset na sabi niya na eventually itong milk tea business ko gagawin kong food business. Mm. So eventually, he started offering snacks, he started offering other products. Mm. And nung nagkaroon ng decline sa milk tea business ng mga 2014, 2015, nag-survive siya. Because? Kasi meron na siyang other products and services na ino-offer. Beyond what trended, no, na milk tea. So nung medyo nung nag-gumano yung milk tea season yung dahil naka-build na siya ng parang portfolio, ibang market, parang portfolio lang yan, eh, yes, diba? So nung nag-died down yung milk tea portfolio niya, may food na siya and everything. Yes. So yun yung pumalit. Yes, oo. So kumbaga dati, ang hinahanap ng mga customers ay milk tea kasi yun yung uso. Mm. Nung nagsawa yung mga tao sa milk tea, nandun pa rin yung business niya kasi meron na siyang ibang produkto. So pinupuntahan na siya for other reasons. Mm-hmm. And ang sabi niya sa akin, for the past 2 years, nung nag-trend ulit ang milk tea business, in-strengthen niya na lang yung existing niyang milk tea products. Mm-hmm. So he actually did very well for the past 2 years talaga? Now. Because nung nag-trend ulit ang milk tea, nakaposisyon na siya. Ah. And he's no longer worried na what if magsawa na ulit yung mga tao sa milk tea. Mm. Kasi sabi nila, grabe daw, ang dami ng sugar ng isang milk tea, di ba? Hindi na siya worried doon kasi meron na siyang ibang mga snacks, may mga, at saka tambayan na ng mga estudyante yung milk tea place niya. Which is the value. Yun yung value na pinoprovide niya. Not the milk tea. Kumbaga, ang business niya goes beyond milk tea already. Diba? It's the value tambayan nga. Yun yung problem na sinusolve niya. Miltihan, kainan. Tambayan na ng mga estudyante. Ano ba? Another thing, no, para mas maging swerte tayo sa business natin, yung people skills. Yes, yes. Make do with your people skills. Whereas, whereas yung internal staff mo, the people you manage, okay? And of course, yung customers mo as well. Dapat maayos din yung pakikitungo mo sa customer. Kasi, syempre, di ba, ayaw mo naman bumili sa masungit. Oo, totoo yan. Yeah, actually, customers. I went as far as giving my staff a script when dealing with customers. Internet cafe lang yun, no? Script? Pero, nagulat yung tatay ko na, bakit may script? Bakit ganun talaga? Kasi, pansinin mo yung mga fast food chains, diba? Meron silang mga script na would you like to add fries? Alam mo yun? Would you like to upsize? Pavoid, please! Kung papansinin mo, lahat ng mga fast food chains, para-paro lang yung sinasabi nila. Kasi script yun, kasama sa operations manual. And that's what I did. Dun sa... Happy to serve. Yes. Yeah, sa internet cafe ko noon, yung staff ko, meron silang script na ito kailangan sabihin mo. And part of that is yung customer service na it's important that you greet them, it's important na pag tatanungin mo mag-extend, hindi, wag mo sila sisigawan na extend ka pa! Sabi ko, wag yun kasi kailangan maiba tayo. So sabi ko sa kanila,
you go to the customer, you ask them directly, hindi mo sila sisigawan from the counter kung mag-extend, di ba? That's right. So, part of that. And it's something that you should learn as a business owner, no, yung customer service, but also people management. So, paano mo sila matututunan? Saan ba sila? May mga seminars bang... On people management? Uh-oh. Well... They can go to YouTube. Yes. Mga ganyan. Tapos mga customer service, mga ganyan. Yeah, they can read books, they can attend seminars kung may sa makita. They can search online, read, watch videos. Mm. And para sa akin, nothing replaces actual interaction. Mm. So they should network, attend mga networking events. Tapos ano, siguro yung team huddle nyo rin sa business. Like a weekly team huddle. Oh, ano nangyari? Okay, paano natin masasolusyonan to? How should we react and could we react better? Ayan, yung mga team huddle. And dagdag ko lang din, huwag din kalimutan yung supplier. Oo, of course. Dapat yung pakikipag-relationship sa supplier mo, may relationship ka din. Para at least, syempre, di ba, lifeline ng business mo yan. Kung mabusiness yung supplier mo, dapat di ka nagbabayad. Pag di ka na sinuplayan yan, wala na yung business mo. Yes, okay. Yan, mga so, natin. So, ano pa ba? Mukhang matagal na tong video natin. Oo nga, but I think that's it, no? So, kumbaga, handle your finances better. Be prepared, okay, for your business. Oo. Ayan, ano pa ba? Be prepared also and handle your people well para mas maging mabuenas ang ating ano New Year. And ang hirap magtayo ng business, so it's always best to have a long-term mindset, no? Yes, that's para true. Sulit yung hirap na gagawin nila. Oo, maghihirap ka na, lubusin mo na. Okay, so I guess that's it. Again, yes? Happy Chinese New Year to everyone. Kung hay-pa-choy. Happy Year of the Metal Rat. So, we wish you the best and all the luck for the coming year. Of course. And we wish you success sa mga ventures na sisimulan ninyo sa taong ito. And if you need financial advice, okay, and if you also need entrepreneurial mentorship, andito sa Bits. Hindi ako nagme-mentor program, pero I do give some business consultation. Yeah, business consultation, mga ganyan. So please do email us, admin@wealtharchy.com. And please don't forget to like this video if you like this. Share it to your friends. And subscribe to us. Okay? Yeah. Alright, sige. Bye-bye! Bye-bye.